Hello guys, hello mga ka-pixie, hello Leo, welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight ay ang ating 2023 para kapalaran para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito general reading lang mga ka-pixie, pwede siya mag-resonate, pwede hindi. Titingnan natin kung swerte ka ba sa pera, titingnan natin yung money energy nyo mga ka-pixie, kung maganda ba, or may mga blockages kayo. Negative and positive energy mga ka-pixie, no? And also mga ka-pixie, no, yung inyong general kapalaran for Leo for 2023, naka-upload na sa channel natin. Kung ninyo pa napapanood, check lang dyan sa ating homepage yung playlist, and magkakaroon din tayo ng separate na reading para sa love life nyo naman for 2023 Leo. So abangan nyo din yan mga kapiksi. Alright, so ito yung mga decks na gagamitin natin. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Pwede kayo magtanong ng isang tanong, answerable by yes or no, may kinalaman sa inyong career or pera. Tapos titignan natin yung sagot ng tarot sa inyo kung yes or no. So sa dulo ng video yan guys, kaya make sure natapos nyo yung video. Okay, so mag-start na tayo mga ka-pixie. Unahin natin tong deck na to. Tingnan natin kung anong gusto lang sabihin sa inyo ng inyong mga gabay mga ka-pixie regarding sa pera or sa trabaho. And habang sinishuffle natin siya mga ka-pixie, inform ko lang kayo na open yung ating exclusive membership program sa ating YouTube channel. Sa lahat ng gustong mag-join mga ka-pixie, click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button. Magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind mga ka-pixie and law of attraction. Marami kayong matututunan doon mga ka-pixie. Alright, so ito mga ka-pixie, no, ito yung mga mensahe sa inyo regarding sa pera or sa inyong trabaho mga ka-pixie. Sinasabi sa inyo ng inyong mga kabay na hindi mo kailangan mag-worry, okay? You don't need to worry mga ka-pixie because the situation, your situation will improve lalo na sa finances, lalo na sa trabaho mga ka-pixie, and magkakaroon ng peaceful resolution lahat ng mga problema mo sa pananalapi or sa pera mga ka-pixie. Kung kayo ay nagkakaroon ng financial constraints ngayon 2022, by 2023 mga ka-pixie, mag-i-improve yung mga sitwasyon nyo and yung mga solusyon sa mga problema nyo, sa mga challenges nyo. Ipagkakaloob sa nyo yan, so huwag kayo mag-alala. You don't need to worry mga ka-pixie, your angels are there to guide you mga ka-pixie. And not only that mga ka-pixie, mayroon ka pang special someone na maaaring tumulong sa inyo para mag-improve yung sitwasyon nyo. So hindi ka nag-iisa, bukod sa mga gabay mo, meron din mga tao na tumutulong sa iyo, especially your partner or specific person, tutulungan ka para makarecover ang inyong finances mga ka-pixie. Kailangan nyo lang i-reconsider lahat ng options, no? Pag-aralan mabuti guys, no? Palagi nga natin yan nire-remind sa inyo mga ka-pixie na palagi yung pag-aralan, no? Yung mga opportunities na dumadating sa inyo, i-reconsider nyo. Baka kasi minsan yun na pala yung sagot sa pinagdadasal natin, pinapalampas man natin, di ba? So kailangan timbangan lahat, no? Aralin lahat bago i-reject, bago i-decline, bago tanggapin mga ka-pixie. Okay, huwag sugal ng sugal. Pag-aralan muna, very important na mag-invest kayo sa skills and knowledge mga ka-pixie bago kayo mag-invest, okay? And syempre very important din yung pagkilos mga ka-pixie. Maging mas assertive kayo ngayong 2023. Pag sinabing assertive guys, mas may kusa, mas kumikilos, mas nagtitake ng action, mas nag-i-initiate mga ka-pixie, okay? Kasi diba, sabi nga nila nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa mga ka-pixie. Dasal ka nga ng dasal, hindi ka naman kumikilos, di ba? Yung iba naman, sobrang kinain na ng takot, duda, ganyan. Palagi na lang nagdududa, palagi na lang iniisip na hindi nila kaya, ganyan. Baka mag-fail sila, hindi pa sinusubukan, kinain na ng mga duda nila. So, wag ganun mga ka-pixie, magkaroon kayo ng enough na tiwala sa sarili nyo, confidence, no? Sa sarili nyo mga ka-pixie, to take steps, no? Para talagang umasenso at umundad yung inyong buhay mga ka-pixie. Alright? Pero ang pinaka maganda dito guys, no, your guys are already telling you na hindi mo kailangan mag-alala because your situation will definitely improve ngayong 2023 mga ka-pixie. Alright? Okay, so tingnan natin guys yung inyong money energy for 2023. Usog lang natin to guys para meron akong space pag shuffle.
So, tingnan natin mga kapiksi ko ano ang gustong sabihin sa inyo. Ang inyong money energy, no? Leo, money energy. Tingnan natin kung swerte ba kayo sa pera, sa trabaho, sa negosyo ngayong 2023, guys, no? May mga subliminals tayo sa ating channel. Mga pampaswerte sa kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salary, and relationship, mga kapiksi, no? And abangan nyo, magkakaroon din tayo ng pampaswerte sa 2023, guys. Na subliminal, so offer ko yan sa inyo. So ito yung money energy natin, no. Tapos hahanapin natin yung energy ng wands, mga kapiksi. Ito, Leo, kayo ay nirepresent ng King of Wands sa ating spread. So tingnan natin, guys, kung may swerte ba kayo sa pera, kung marami ba kayong swerte, kung mas marami ba yung positive energy nyo kaysa sa negative energy, mga kapiksi. So meron tayong presence ng Queen of Swords dito, mga kapiksi. Air sign energy, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring ito yung partner nyo or specific person na tutulong sa inyo para makarecover, mga kapiksi. Kasi nakikita natin na nakaka-recover kayo. Okay. Alright. So, ito na, mga kapiksi, very consistent sa message, no? So, may mga opportunities na maaaring dumating sa inyo, mga kapiksi, na titimbangin nyo. So, ito yung mga yung sinasabi na you have to reconsider your options, mga kapiksi, and huwag ka mag-alala kasi tutulungan ka. Merong special someone ka na tutulong sa'yo sa pagdedesisyon, mga kapiksi, tutulungan ka para magabayan ka sa tamang landas or tamang pagdedesisyon, mga kapiksi, na maaaring makatulong sa negosyo mo or sa trabaho mo, mga kapiksi, no? And makarecover talaga, fully makarecover ka from your pagkakasadlak, no, sa iyong pera or sa iyong trabaho, ganyan. And alisin mo na itong mga worries mo, mga kapiksi. Ito yung sinasabi na you don't need to worry. So, alisin mo itong mga worries mo, mga kapiksi, and you will be able to recover, no? Kailangan mo lang i-reconsider yung mga options mo, mga kapiksi. Ayan, no? Pag-aralan mabuti, mga kapiksi, no? I-reconsider mo yung mga options mo sa trabaho, sa negosyo, mga kapiksi. And maging confident ka. Be assertive, mga kapiksi. Maging confident ka sa sarili mo na you can be, do, have anything that you want. Kasi yung mga dasal nyo, guys, no, yan yung, ito yung mga sinasabi na the situation will improve and peaceful resolution will come to you, mga kapiksi. Kasi didinggin ng langit yung mga bagay na pinagdadasal nyo pagdating sa pera nyo, pagdating sa trabaho nyo, mga kapiksi. And not only that, nakikita rin tayo ng improvement, pag-angat, level up sa iyong kabuhayan, mga kapiksi, no? So hindi lang mag-i-improve yung sitwasyon mo, pero magle-level up talaga siya, mga kapiksi. Pero you have to invest on your knowledge and skills, mga kapiksi. So, wag na wag mong iti-take for granted yung pag-aaral, pagsasaliksik, mga kapiksi. Kasi yun yung number one na makakatulong sa'yo para umunlad yung mga sitwasyon mo sa pera, mga kapiksi. Okay? So, tingnan pa natin, mga kapiksi, no? So, may mga toxicities pa rin tayo. Ayan, no? Talaga, sorry. Talagang lumalabas yung energy ng lover, mga kapiksi. Ibig sabihin talaga nito, meron kang special someone na tutulong sa inyo, mga kapiksi, no? Sa mga panahon na nakakaranas ka ng pighati, mga kapiksi, and toxicities. Yung iba sa inyo kasi maaaring nabubully din kayo sa workplace nyo, ganyan. Or baka maaaring may nagtitrip sa inyo. Yung iba sa inyo parang limited yung kilos nyo, mga kapiksi, no? Dahil sa mga choices nyo siguro, mga kapiksi. Pero huwag kayo mawala ng pag-asa kasi somebody is going to help you para makarecover kayo, mga kapiksi. Yung dating ng pera sa inyo, meron, pero hindi siya ganun kabilis. Medyo may kabagalan. So, kailangan yung habaan talaga, yung pagpasensya nyo, mga kapiksi. And dito, pumapasok. Sorry, pasensya na guys sa ingay sa labas. Nandito na pumapasok yung mga nagwo-worry kasi parang pakiramdam nyo medyo mabagal yung dating ng pera sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala, guys, no? Kasi dadating at dadating din yan. Kailangan nyo lang mag-persist, magtsaga, mga kapiksi, no? And eventually, guys, yung mga effort nyo sa trabaho, magbubunga din yan ngayon 2023, okay? So may dadating din sa inyo na mga kaperahan, mga kapiksi. Medyo kailangan nyo lang maging panatag and focus on yourself, maging confident, maging assertive, mga kapiksi. Feeling ko tatagal ito hanggang 2024, mga kapiksi, kasi medyo mabagal yung andar ng kaperahan sa inyo, no, Leo? At least dito sa energy na to, mga kapiksi. Pero
parang sinasabi dito na kailangan mo munang makarecover and mag-focus ka muna sa sarili mo, invest in yourself, invest in your knowledge, do whatever it is na magagawa mo para sa sarili mo, and money will follow, mga kapiksin. Kasi ganun yung law of compensation, guys, no? The universe, binibigay nila yung rewards nyo based sa efforts nyo. So, feeling ko, guys, itong 2023 is pagtatanim season para sa inyo, no? Kailangan mo munang alamin kung ano yung gusto mo and seed that thought in your subconscious mind, mga kapiksi. Magtanim kayo ng good intentions, kahit nagaano ka negative yung mga nangyayari sa inyo. Kasi makaka-recover pa lang kayo, eh. Recovery stage nyo pa lang ito. So, kapag naka-recover na kayo, mga kapiksi, magsisimula na kayong bumangon, tumayo sa sarili nyong paa. So, magtanim muna kayo, di ba? Parang bagyo lang yan na, imagine nyo, parang bagyo, tapos yung field nyo, anihan nyo, na wipe out ng bagyo, di ba? So, lilinisin nyo muna, tapos magtatanim ulit kayo, parang palayan, ganyan. Tataniman nyo ulit kasi nawasak ng bagyo. So, magtatanim kayo na magtatanim for 2023, mga kapiksi. Ayan. Pasensya na kayo sa commercial sa labas. And then eventually, I think may karugtong pa ito sa 2024, mga kapiksi. By 2024, feeling ko yun na yung harvest season nyo. Pero itong 2023 nyo, Leo, ay pagtatanim season. So, pero at least, naka-recover na kayo sa mga bagyo na pinagdaanan nyo, mga kapiksi. Okay? So, abangan nyo lang yan, mga kapiksi. Alright, so yan yung money energy nyo, guys, no? Tingnan natin kung ano yung, ito yung ating yes or no pick a card reading, mga kapiksi. Pwede kayo magtanong ng isang tanong, answerable ba yes or no? Pero bago yan, guys, no, naka-flash sa screen nyo ngayon yung ating paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course, mga kapiksi, na offer ko sa mga kapiksi natin na gustong umunlad yung buhay nila ngayong 2023, mga kapiksi, no? Kasi manifest kayo na manifest, hindi kayo nakikita ng resulta. Masipag naman kayo, masikap naman kayo, lahat na ng trabaho, pinasok nyo lahat na ng negosyo, pero minamalas pa rin, hindi pa rin umuunlad. Sa course na yan, guys, no, tuturuan ko kayo kung paano nyo ma-identify yung mga blocks nyo, ma-overcome nyo sila, and matutuwa yung mag-manifest ng abundance, kasaganaan, kaunladan na magagamit nyo pang habang buhay. It's a one-time investment, one-time gift na pwede nyo iregalo sa sarili nyo, mga kapiksi, pero habang buhay nyo siyang mapapakinabangan, guys. Okay, so sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinaypixitaro@gmail.com para malaman nyo yung mga update na discount and offers na binibigay ko para dyan sa course na yan. Alright? Okay, so shuffle natin siya, guys. Hinga kayo ng malalim, no? Habang sinashuffle natin, itanong nyo sa isip nyo kung ano yung tanong na gusto nyong malaman regarding sa inyong career or pera ngayong 2023. Okay, so hinga ng malalim, mga kapiksi. Tapos itanong nyo sa isip nyo yung tanong nyo. Tapos, pili kayo ng isang card. Ito yung card 1, ito yung card 2, ito yung card 3. Kung card number 1 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. Kung card number 2 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. And kung card 3 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. So, congratulations, Leo, kasi puro yes naman yung lumabas sa tanong mo. Okay, nasagot sa tanong mo. Okay, so let me know, guys, if naka-resonate kayo, mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Kung hindi kayo naka-resonate, check nyo itong video na to for 2023 din. Baka nandito yung energy nyo. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.